Hi guys, welcome to our channel. Continuation lang ito ng ating previous video about mutual fund. And this time, we're going to evaluate some of the mutual fund. And personally, meron pa din ako under ng PhilEquity equity. Pero that time, hindi ako sa COL bumibili. Meron akong another institution na binibilhan ng mutual fund under nga ng PhilEquity. So ngayon, papakita ko sa inyo sa COL kung paano kayo directly makakabili ng mutual fund. Pero bago kayo bumili, kailangan nyo muna syempreng evaluate kung maganda ba yung performance nito in the past. Although, hindi naman masasabi na porkit maganda yung past performance nito ay magiging good na yung performance nito in the future. Pero maganda rin na alamin nyo yung historical side ng mutual fund na papasukin nyo at kung gaano na ito katagal para masabi nyo established na ito at magkaroon kayo ng confidence para maglagay ng inyong pera dito, di ba? So, ang una yung gagawin guys, once meron na kayong COL account, is to fill up the form dito sa may order entry para makapag-buy kayo. Kasi, aalamin muna ng COL kung anong klaseng mutual fund yung nababagay sa inyong personality based on your risk appetite. So, you can see here, proceed to the client suitability assessment questionnaire para malaman nila yung risk appetite mo. Ayan. So, what is your investment objective? Minimal gains with no risk, low gains with no risk. Ako is high gains with high risk ako. So, click natin yan. Next question, investment experience and knowledge. Kailan mo kakasagot nito, guys? I'll just put good. Kung wala kayong experience, just put na. Diba? Next question. How long can you keep your fund invested? Yung inyong pera. Ako, kaya kong i-hold siya with more than 5 years. How much of your savings are you willing to invest? Then after that, isubmit nyo lang ang questionnaire. So, investor risk profile nyo is 8 and below. COL fund. Ay, ako pala to. So, ang aking risk profile is aggressive. COL fund rating is 8 and below. Gusto ko ng mga high risk, high reward. So, dito ako pupunta. So, as you can see, most of equity fund ay nasa 8, 7, 6. Ngayon, ang sinabi ko dun sa unang video, ang pinaka low risk ay yung money market fund. Nasa 1 and 2 lang siya. And then yung bond fund, nasa 3, 4, yeah. And yung balance fund, siyempre balance and half sa equity, half dun sa bond fund. Nasa 5 to 6 siya. And then yung pinaka high risk, high reward is yung equity o yung nasa stock market niya. 7 to 8. But this one, as long as you can hold it, at hindi ka naman nagbebenta dahil meron kang fund manager na siyang nagmo-monitor ng stocks para sa iyo. So nalilesson din natin yung risk nito. Ano lang, basta look at it in long term. Wala tapos. Ay, citizenship lang to. No lang tayo dito lahat. Naman tayo. Naman tayo siyang kahit anong connection sa US. So submit natin. Term and condition. So, sa term and condition, you just click, basahin nyo lang yan. Iyon. So, pwede na tayo mag-start, mag-invest dito sa mutual fund. So, ngayon, check natin yung mga iba't ibang klase ng mutual fund. Since ako ay mayroong PhilEquity, so ang riribihin ko na lang is yung PhilEquity. You can do your own due diligence para ma-compare nyo din yung iba't ibang klaseng mutual fund. But since
meron akong full equity. So, yun na lang din yung re-reviewin natin. And, kung natatandaan nyo din, dun sa unang video, sinabi ko dun yung special type ng mutual fund, yung index fund. So, dun tayo magta-try mag-invest kasi meron na akong full equity o yung equity fund. So, tatry naman natin mag-invest sa isang index fund. Kasi, for now, yun yung pinakamura, yung starting. And, mura din yung kanyang additional, which is 500 lang. Equity index pa yan. Field Equity PSE index fund. So, click lang natin to. So, right now, ang presyo niya is 4.85. So, dito lang, makikita nyo na yung kanilang performance using this. Meron COL fund fact sheet. Siyempre, dito tayo kasi ito yung actual na nanggaling mismo dun sa mutual fund company. Click mo lang yan. You can also visit their website. Type nyo lang din yung pangalan. Makikita nyo naman sa website nila yung kanilang past performance. So, ito yun, guys. Basahin nyo to, mga to. Makikita nyo dito. Ayan, meron siyang minimum initial investment ng 1,000 and then additional investment 500. Minimum holding period niya is 90 days. So, meron kang 3 months na hindi mo pwedeng i-pull out yung pera mo. When you do, meron ka namang 1% early redemption fee. Settlement, maximum of 7 banking days. Para makuha nyo yung invest nyo, meron siyang maximum 7 banking days. Yung fund size, if this one in million pesos. So, 3,123,000. Running capital ng Phil Equity Index Fund. And then, meron siyang annual management fee na 1% per annum of total funds under management. So, kumukuha siya ng 1% dun sa ating investment. Which is relatively okay kasi nagbibigay naman siya ng high return. In terms of performance, ito yung top 10 holdings nila. Meron siyang SM Investment, Prime Holdings, Ayala, JG Sami. So, 100% ng pera nyo ay nasa blue chips companies. Then, ito yung kanyang NAV per share. But this one is as of September 30. Pinakita ko sa inyo kanina is latest yon na nasa 4.8 na. Dito, 3.9 na September. So, ibig sabihin, kung bumili ka ng during this period, nakuha mo lang siya ng 3.9. So, kumita ka na ng ilang kulang-kulang piso kada share. What is NAVPS or Net Asset Value per Share? Net Asset Value per Share is an expression for net asset value that represents the value per share of a mutual fund, an ETF, or a closed-end fund. It is calculated in this manner. NAVPS or NAV per share. And then, ito naman yung cumulative return. Open sila, bumili ka at nag-hold ka ng 10 years, meron ka ng 51% return. Ang index fund ay pinapalo niya yung galaw ng Philippine Stock Exchange Index. So, ang comparison niya is yung PSEI. So, magiging basis mo pag tinitingnan mo to is yung PSEI. Since launch, ibig sabihin, simula nung nag-open sila hanggang ngayon, kumita na yung index fund na to ng 348.29%. So, kung naglagay ka ng 10,000 before, yung nag-start sila, which is they started in 1999. Ito, nag-start sila 1999. So ngayon, after 20 years, kumita na siya ng almost 350%. And ito yung graphs niya. So yung kulay yellow is the PSE. Then yung kulay blue yung Phil Equity. As you can see, talagang parang sinusundan niya talaga yung galaw ng Philippine Stock Exchange Index. Ano yung direction ng PSE ay doon din yung direction ng Phil Equity. So sa isang sheet lang, makikita mo na yung performance ng isang equity fund or ng index fund na gusto nyo bilhin or ng kahit anong mutual fund na gusto nyo bilhin. Makikita nyo yan dito.
So sa lahat ng index fund dito, ganyan nyo lang siya titingnan. So sa ganung paraan, makakakuha na kayo ng information at magkakaroon na kayo ng conviction para bumili ng underlying asset na yun. So ngayon naman, uy, open na pala yung market, 9:37 na. So ngayon, bibili tayo ng yung PIL Equity PSE Index Fund. Punta tayo dito sa order entry. And then, kung hindi nyo alam yung code, click nyo lang itong fund code. Hanapin natin yung Philippine PIL Equity. Hanapin natin yung PIL Equity PSE Index Fund. So ito siya.